siya si Mofan at third year high school student. Katatapos lang ng kanyang entrance exam. Halos himatayin siya dahil hindi naman siya excellent student. Ang pagsusulit ay may kaugnayan lahat sa Mahika. Dahil lang sa natulog siya kasama ang kwintas na ito sa likod ng bundok tatlong buwan na ang nakakaraan. Kaya naging ganito ang lahat. Lahat ng tao sa paligid natin ay pinag-uusapan ang magic. Ang pagtataka niya, maagang siyang nagsumite ng mga papeles. Topic siya ng kanyang kasabayan, na parang hindi man lang naiintindihan ang mga tanong sa pagsusulit. Ngunit ang pagsubok na ito ay talagang mahirap. Para sa huling tanong, ano ang pitong kapaki-pakinabang na gamit para sa stage isang light magic? Siyempre, ang mga bumagsak sa pagsusulit ay walang pag-asa na maging isang salamangkero sa kanilang buhay. Samantala, isang grupo ng mga examiner ang naglalakad palabas na pinangungunahan ni Mobai, at siya ay nagtataglay ng ice magic mula sa Mo family. Paglabas ni Fanmo ng tarangkahan, natanong niya ang kanyang ama na naghihintay sa kanya, di inaasa ni Fanmo, at kinamusta siya patungkol sa pagsusulit. Pinag-aralan ko lamang ang pangunahing teorya ng Mahika sa loob ng tatlong buwan, at kinailangan kong subukan ang buong nilalaman ng siyam na taon ng sapilitang edukasyon sa Mahika. Ang sagot ni Fanmo, ngunit nais ng ama niya na magtrabaho siya bilang mekaniko at tutulungan siya ng kanyang Uncle Guangfeng. Tumanggi si Fan sa kagustuhan niyang makapag-aral muna ng Mahika at makilala ng may paggalang sa komunidad bilang Supreme Mage. Kahit pa maging mababa ang kanyang resulta sa pagsusulit, at sila ay umuwi na. Kinabukasan papasok sa paaralan ng magkapatid, sa di kalayuan natanong niya ang kanyang ama na kausap ang kanyang Uncle Muhi. Humihingi ang kanyang ama ng tulong para sa pangarap ni Mo Fan. Alanganin ang sagot, dahil siya ay naglilingkod sa Mo family, may hindi magandang naganap ang nangyari ilang taon ang nakalipas sa pagitan ng mag-amang Fan Mo at Mo family na kanyang pinaglilingkuran. Iginiit ng amang si Jixing na inosente ang anak sa mga pangyayari. Sa awa ay sumang ayon na din kapatid sa pakiusap na lumayo siya ng tirahan alisunod sa kagustuhan ng kanyang amo. Kinagabihan ibinalita ng kanyang kapatid na in-enroll siya ng kanilang ama sa magic school. Kaya't kailangan mo pagbutihin ang iyong pag-aaral, dahil naniniwala siya sa iyo. Agad siyang kinausap ng kanyang ama. Ikukuha siya ng boarding house malapit sa paaralan kasama si Shin Xian. Pag-iigihan niya ang paggawa ng sports cars para masuportahan sila. Ibinalita ng ama na bumalik na ang prinsesa. Sabay singit ni Fan, ang pag-aaral lang sa magic school ang hangad niya para makatulong sa kanila ni Zengson balang araw. Sisikapin na mabigyan ng magandang buhay at ang hinahangad na fame and glory. Sa kalalimanan ng gabi, naalala niya ang nakaraang insidente. Nang si Princess ay nakiusap sa kanya na ilayo siya, na naging isang malaking gulo, at ang kanyang ama ang sumallow sa kasalaan ang ibinintang sa kanya. Nag-iwan ng banta na babaalian ang binti sa muling paglapit ng kanyang anak na si Princess. Sumapit na ang pagbubukas ng klase sa Tianlak Magic High School. Lahat ay naghahangad na maging mabuting mahikiro. Ang Aibei nais na bumuhay ng hangin. Ang Aibei pagbuhay ng apoy ang kanilang nais. Sa umpisa ng klase ipinakita ang kahalagahan ng badge ng kanilang paaralan. Ang badge ay magbibigay ng buhay sa kanilang mahika. Ipapakita ng badge ng paaralan ang kaukulang kulay. Halimbawa, kapag ang paggising sa hangin ay gray. Nang magising ang apoy, ito ay pula. Pagkagising ko ng liwanag ay kulay ginto. Nagtaka siya nang biglang umilo ang kanyang pendant. Napansin siya ng guro sa kanyang pananahimik na parang di interesado, sabay buli pa ng kanyang mga kamag-aral. Sa unang pagsubok, sinubukan ang taglay na kapangyarihan ni Mubei. Ikaw ba ay mula sa pamilyang mo? Sana magising mo ang yelo. Magsimula ngayon, ito ay yelo. Talagang ginising ni Mubei ang yelo. Pagkatapos ng paggising, ang mga bituin ay makikita sa school's badge of magic talent. Matapos magising ng isang ordinaryong tao ang isang tiyak na mahika, ang pitong bituin sa badge ay dumilim. Ngunit tingnan mo si Mobai, ang kanyang badge ng paaralan ay nagliwanag na parang isang bituin. Ito ay nagpapakita na ang kanyang talento sa yelo ay mas mataas kaysa sa mga ordinaryong tao. Pagkaraan ay bumalik sa upuan katabi si Fanmo. Pang-aasar na saad niya kung paano niya naging kamag-aral ang tulad nitong lobat. Na magiging kawawa lang pag ginamitan niya ng mahika. Pagyayabang nito. Sa sumunod, na eksena ay isa-isa na tinawag ang bawat mag-aaral upang subukan ang kakayahan ng bawat isa. Ngunit ni isa sa kanila ay walang nakapagpagising sa badge. Pagtataka ni Fan bakit wala silang kakayahan na Jasengan ng badge. Hanggang si numero 48 ay tinawag ng guro, Fan Mo.
Sa makatuwid, siya na gigising sa liwanag o tubig ay hindi kailangang malungkot. Ipinalagay ang kanang kamay sa batong panggising. Ikaw ang mag-aaral na pumasok sa kalagitnaan ng school year, nararapat na may mapatunayan ka. Una ay kabado dahil sa mga bulang na kapaligid. Pagkatapos ay pinakalma ng guro, at ipinagpatuloy niya ang gawain ng positibong pananaw. Kahit ano ay maayos, kahit gisingin mo ang ilaw okay lang. Wala akong kahit ano, okay. Kakaiba, paano ang kulay purple, hangin ng langit, asol ang tubig, kayumanggi ang lupa, ang liwanag ay ginto, pula ang apoy. Ano ang purple? Kulog. Ito ay kulog. May nagising sa kulog. My goodness, lumitaw ang kulog na may posibilidad na mas mababa sa isa sa 1,000. Maraming mga estudyante sa paaralan, ngunit ang mahika ng kanyang pagbabantay ay kulog lamang. Ano ang apoy? Tatabi ang apoy sa sandaling mawala ang kulog. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may magic na gumising sa kulog sa class 7. Papatok na ang teacher ng class 7, sa anumang kaso, ang kulog ay ang pinuno ng lahat ng mahika. Ang kidlat ay kidlat, may nagising sa kidlat. Diyos ko, may kulog na elemental na lumitaw na may posibilidad na wala pang isa sa 1,000. Maraming estudyante sa buong school, pero isa lang siya sa lightning division. Nakapagtataka, mayroong sistema ng kulog, malapit nang mag-evolve ang punong guro sa 7th baitang. Sa anumang kaso, ang kulog ay ang pinakamataas na elemento. What the fuck? Nasaan ang iba? Hindi na ako maglalakbay muli sa oras, anong kakaiba? Sobrang init, ano ang sitwasyon? Hindi ka pa ba nagising at natapos ang purple system? Bakit may ibang pula? Hindi ba elemento ng apoy ang pula? Diyos ko, maaaring nagising ko ang mga elemento ng apoy at kulog. Siya ang apoy, napakahusay mong ginawa mo fan, ginising mo ang sampay na elemento ng apoy. Paano, paano niya nagising ang 1 fire elemental, pagtataka ng lahat? Ang ganitong pakikipag-ugnayan ng elemento ng apoy ni Lao Su ay talagang henyo, 1 henyo na may dalawahang sistema. Ang purple-purple ay dapat na thunder system na may posibilidad na mas mababa sa isa bawat 1,000, kung may nalaman siya na nagising niya ang elemento ng kidlat. Dahil hindi nila ito nakikita, itatago ko muna ito, hintayin na makumpleto ang paglilinang, at pagkatapos ay Tad Terran ang mga inapo hanggang sa mamatay. Dumating na ang araw para sa akin, Mo Fan, saad ni Mo Fan. 2 elemento ang nagising ko. Pagkaraan ay bumalik na ang kanyang mga kamag-aral. Naabutan siya na naglalakbay Perran sa kalawakan ng imahinasyon. Kasama ang guro na saksihan ang pagpapailaw ng apoy. Labis ang pagkamangha ng kanilang tagapagturo. Tuwang-tuwa naman sa Golek ang kanyang kapatid na si Shin Xian. Sa kabilang banta makikita na naiinis si Mo Bei dahil napukaw lahat ng attention kay Fan Mo. Naihambing siya kay Lao Su na labis niyang ikinatuwa.